Hello mga ka-garden, today po ay Harvest Sharing Day. Yun nga, bumisita yung kapatid ko dito, kaya naman pagkukuha natin siya nung ating mga pananim dito sa ating garden. Unang-una, pwede natin siyang pag-cut nitong ating lettuce, although hindi pa talaga siya fully grown. Usually yung lettuce 28 to 30 days bago natin i-harvest, pero 21 days pa lang siya and pwede na siya actually. So pwede na siyang gawing salad or pang partner sa ating mga samji. Siyempre, nag-harvest din ako ng para sa amin dahil mahilig din kami kumain ng salad. Ayun, mga 3-4 na tangkay, add ka lang ng boiled egg, tapos yung carrots, tapos vinaigrette, and then okay na. Ang main goal ko talaga is for us to have vegetables all the time na kung kailangan namin, then we can just harvest from our garden and then straight sa aming lutuan. So farm to table talaga siya. And I can guarantee you na iba yung lasa nung ating mga naturally grown na gulay versus po doon sa mga binibili natin sa palengke. Manamis na miss po talaga yung lasa nung ating mga organically grown na gulay versus doon sa palengke na parang bland na lang yung lasa nung iba. And then mas siksik po talaga yung laman, let's say, nitong ating eggplants. Ayun, mag-harvest din po pala tayo ng ating petchay. So ito, kinakat and grow natin most of the veggies dito, like yung petchay, yung kangkong, yung ating mustasa, para mas matagal po natin silang pakinabangan. Pero yun nga, yung iba mas tumatanda na, nag-iiba na yung lasa, so magpapanibago na tayo dito sa ating petchay. And then kukuha pa tayo ng ating mustasa. Yun, marami din tayong mustasa dito. May mga seeds tayo, kaya yung mga first batch natin ay pwede na natin bunutin, kasi nga magtatanim din tayo ng panibago today. Pero hindi natin bubunutin lahat, magtitira tayo ng ating gulay na pwede pa nating i-harvest habang hinihintay naman yung ating mga kasunod na batch para hindi po tayo nauubusan ng ating mga gulay dito sa ating garden. Sobrang saya sa pakiramdam na alam mo na yung mga gulay na iyong hinahanda para sa iyong family ay chemical free, insecticide free, pesticide free, di ba? Unlike dun sa mga nabibili din po natin sa palengke na talagang bugbog din po yung iba ng mga pesticide and insecticide. Makikita nyo naman eh, pag in-inspect nyo yung gulay, dun sa malapit sa stock kung saan siya pinutol, may parang bluish, parang dark green na color doon. So ibig pong sabihin nun ay talagang marami po silang in-spray doon sa mga gulay na binibili natin sa palengke. Ang dami pong advantages ng organic gardening. Unang-una, nakaka-save tayo ng pera na pambili ng ating mga everyday na kinakain na gulay. And then another one is, ma-avoid yung sakit sa pamilya natin. That also means saving money, right? Kasi nga, anong sense na kumikita ka ng malaking-malaki ngayon kung sa future naman ay gagastusin mo para lang sa hospitalization ng ating mga family members. May challenge naman po talaga yung pagpapatubo ng sariling food or yung ating mga veggies. Pero yun nga po, kailangan din po talaga natin itong gawin dahil nga hindi lamang ito para sa ating kalusugan. Nakakatulong din tayo sa kalikasan. And then, nakakasave po talaga tayo ng pera doon sa ating mga everyday expenses kung meron nga tayong sariling mga pananim. Kaya ayun, ini-encourage ko po ang lahat na magpatubo din po kayo sa inyong mga bakuran. Kung wala po kayong space, pwede naman po sa mga container kagaya po ng aking sitaw. Nasa container lang po ito kasi nga sobrang mabuhangin dito sa aming lugar. Ayan, tiyaga-tiyaga lamang sa pagkuha ng mga compost or yung mga lupa doon sa mga area kung saan may matataba po na soil. Doon naman sa area na to, sa may likod, magtatanim pa ako ng additional na sitaw and maganda po na magtanim din ng ginger doon kasi na-try ko na before and madami po yung naging harvest ng ginger dyan kasi may kawayan doon sa my side. Anyway, mahal talaga yung mga gulay ngayon. Nagtanong ako sa palengke kahapon and yung ginger 200 per kilo tapos yung petcha 100 per kilo. So yung isang tali lang 15 to 20 pesos na, di ba? Anyway, thank you for watching guys and I hope na tuloy-tuloy lang po yung inyong pagtatanim and I hope na i-practice nyo din po yung pag-grow ng inyong mga veggies organically. And yun nga, thank you for watching and have a great day!